Eto si husband noon. Late 20s, obese, tapos pre-diabetic na rin. Tapos eto na siya ngayon. Oh, walang masyadong pagbabago from 2019 hanggang ngayon ha, kasi hindi naman nagda-diet yan at lalong hindi siya nag-e-exercise. Pero paano niya nagawa na mag-lose ng weight at ma-maintain yung weight na na-lose niya? I-share ko yan ngayon sa inyo sa video na ito. Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen and yung mga pictures ng husband ko na pinakita ko sa inyo kanina dun sa introduction ay photo from 2015 hanggang 2018 or mid-2019. Noong mga panahon na yun, kasama ko si husband na nagwo-work sa Dubai and masyado kaming nakafocus sa trabaho, bahay, and pagsisave and pag-i-invest na nakalimutan na namin na kumain ng tama, nakalimutan na namin yung health namin. Kaya ang nangyari dahil palagi naming tinitipid yung aming pagkain, ayan, lumobo si husband. Pero nag-attempt naman kami na baguhin yung lifestyle namin, inayos namin yung pagkain para unti-unti rin na mag-lose yung weight niya. Kasi marami na siyang nararamdaman nun hanggang sa naging pre-diabetic na siya, tapos palaging sumasakit yung ulo niya, palagi siyang nahihilo. So yung doctor na tumitingin sa kanya, palaging sinasabi na kailangan mong mag-lose ng weight. Sinunod naman namin yon, iba't ibang klase ng weight loss yung sinubukan niya. Sinubukan namin yung calorie deficit, tapos instead na kumain ng white rice, brown rice, or quinoa yung kinakain niya. Kain ng oatmeal, kain ng gulay, kain ng prutas, and everything low fat. Pero hindi siya nag-lose ng weight. In fact, unti-unting nag-gain ang kanyang weight hanggang sa naging obese na siya. Fast forward to 2019, nung nakilala namin yung low-carb way of eating. Medyo skeptic pa ako nung una, kaya hindi namin sinimulan agad-agad. Inaral ko muna siya ng maigi, and then ginawa na namin siya finally nung mga bandang May or April na. Ang sipag niya pa nga nung time na yon, kaya pinagsabay niya yung low-carb at saka ang pag-e-exercise. Kaya naging ganito yung kanyang itsura. Pero hindi niya na-maintain yan, kasi hindi niya rin na-maintain ang pag-workout. Pero never kami nagbilang ng calories kasi never din siya na nag-calorie deficit. And si husband, palaging ganadong kumain yan kaya nakakakain siya ng mga 3 to 4 pieces ng malalaking leg quarter tapos meron pang kasamang itlog yon. And still, nag-lose naman siya ng weight and ganun pa rin yung way ng pagkain niya. Hanggang ngayon na ganun pa rin yung weight niya. By the way, dati pala, before low carb, yung size ng mga damit niya nag-range from XXL to XXL tapos ngayon, medium na yung mga t-shirt na sinusuot niya. Tapos, naubusan na rin ako ng t-shirt kasi kahit yung mga t-shirt ko na size small, yung mga plain na black, plain na white, sinusuot na rin niya kasi hindi niya napapansin na small pala yun kasi nagkakasya sa kanya. By the way, kung nagtataka kayo bakit hindi lumiliit yung mukha niya kahit na pumayat na siya, well, ganun talaga yung mukha ng husband ko since bata pa lang siya. In fact, ito yung picture niya noong mga panahon na siya ay nasa college pa and underweight siya sa ganyang itsura ng kabilugan ng mukha. Hello, hello dun sa mga kagaya namin na may bilugan na mukha na nakaka-relate. Pero aside sa weight loss na naganap sa kanyang katawan, ang pinakamaganda talagang epekto ay hindi na nag-progress yung kanyang pre-diabetes into diabetes kasi consistently normal na ang kanyang sugar level. And yes, until now, chinecheck ko pa rin, minomonitor ko pa rin ang kanyang sugar level kasi ayaw namin na kami ay magkaroon ng sakit. And aside from that, every year din nagpapa-check up kami, nagpapa-complete na lab test, and every time naman, yung lab results na nakukuha niya is normal lahat. Kaya sa loob ng ilang taon na patuloy na paglo-low carb, masasabi ko na healthy talaga siya para sa amin at ito na rin yung pinaka-sustainable na way of eating na napakadali lang at saka hindi magastos. Kasi imagine kung yung pre-diabetes ni husband before is nagtuloy-tuloy, kamusta naman ang bills, hospital bills namin ngayon at saka yung gastos namin sa medications at hindi natin alam kung ano-ano pa yung mga sumunod doon, diba? Para doon sa mga nanonood na currently ay nasa situation na kagaya ng husband ko few years ago, meron akong 5 tips na makakatulong para sa inyo. Itong 5 tips na to ay 5 rules din na hanggang ngayon ay patuloy namin na sinusunod. So, tip number 1 or rule number 1, kain kapag gutom, stop kapag busog na.
hindi kami nagbibilang ng calories, lalong hindi kami nagka-calorie deficit. Wala talaga kaming pakialam sa word na calorie. Kahit na mag-excess kami ng kain, or si husband, kahit na mag-excess siya ng kain ng calorie per day, okay na okay lang yun para sa amin. Ang minomonitor lang talaga namin is yung carbohydrates. Pero since si husband naka-carnivore diet naman siya, ibig sabihin, ang kinakain niya lang is meat, fish, tapos eggs, and seafood, hindi na namin kailangan na mag-worry dun sa carb intake niya. Kasi yung mga pagkain naman na iyon ay little to none yung carbohydrates na meron sila. And yes, hindi mo kailangan mag-calorie deficit para lang mag-lose ng weight. Katunayan, si husband everyday nakaka 5 to 6 eggs yung kinakain niya, plus meat na half kilo, tapos sometimes umaabot pa ng up to 750 grams ng meat yung kinakain niya. Tip number 2 or rule number 2 is nutrient-dense meals only. Focus lang kami sa pagkain ng proper meals. Ibig sabihin, wala dito sa bahay namin ng mga pagkain na galing sa factory. Lahat galing sa farm, lahat galing sa poultry. Yung nutrition, nutrient na kailangan ng kanyang katawan is nakukuha naman niya. In fact, nung panahon, or actually hanggang ngayon naman pandemic pa rin, pero nung panahon na uso si yung sakit na iyon, 3 times kami na nadapuan ng sakit na iyon, pero dun sa first na experience niya, hindi niya talaga alam na siya ay positive. Nalaman niya lang kasi nag-test siya, pero wala talaga siyang masamang pakiramdam. Pero few years before that, nung mga panahon na hindi pa kami naglo-low carb, si husband, meron lang umatsing sa tabi niya. Pag uwi niya ng bahay, sisipunin na rin siya, aatsingin na rin siya, tapos sisipunin hanggang sa isang linggo na may sakit siya. Pero nung nag-low carb siya, hindi na ganun yung nangyari sa kanya. And ayun nga, nung pandemic, first experience niya, wala talaga siyang masama or kahit na anong naramdaman. Second experience niya naman, nalaman niya lang na positive siya or nagduda lang siya na positive siya kasi hindi niya naaamoy yung pagkain. Pinaamoy ko siya ng Vicks, pinaamoy ko siya ng katingko, hindi niya talaga naaamoy. Tapos nung third experience niya naman, same. Wala rin siyang naramdaman na kahit na ano, aside sa nagkaroon siya ng CNET, tapos headache, pero the following day, okay na okay na siya. Tip number 4, no toxic oils. Hindi kami gumagamit ng mga oils or cooking oil na nakaka-cause ng inflammation sa ating katawan. Yun yung mga vegetable oil, corn oil, sunflower oil, at iba't iba pang mga klase ng oil na basically ay galing sa factory. Kasi kung matatandaan ninyo, si husband is pre-diabetic before. Kaya posible rin na siya ay may insulin resistance, at para ma-heal yung mga condition na iyon, kailangan bawas-bawasan ang inflammation sa loob ng katawan, at yung mga klase ng oil na iyon ay nakakadagdag sa inflammation. Kaya para mag-heal yung ganoong kondisyon, malaki yung maitutulong ng pag-iwas natin sa mga pagkain na niluto sa toxic oils. Kaya dito sa bahay, maliban sa eggs, fish, meat, and seafood, yung cooking oil na ginagamit namin or yung makikita mo na cooking oil sa aming kusina ay coconut oil, tapos meron din kaming olive oil, pero yung olive oil naman, ako lang yung gumagamit kasi pang-dressing ko lang yun sa aking salad. Tip number 4 is planned indulgence. Baka naman iniisip ninyo na magmula noon hanggang ngayon, very strict siya sa kanyang pagkain. Actually, hindi. Normal pa rin naman yung pagkain niya na kapag pumupunta ng party, na-enjoy niya pa rin yung mga handa, natitikman or nakakain niya pa rin yung mga handa. Tapos kapag may sama-sama sila ng mga friends niya, hindi naman siya yung KJ na ayoko niyan, bawal sa kanyan, bawal sa kanyan, bawal sa kanyan, magtutubig na lang ako dito sa sulok. Hindi naman siya ganon. Actually, normal pa rin naman yung ginagawa niya na pagkain kapag nasa labas, kaya lang planned indulgence nga yung tawag namin. Ibig sabihin, planned indulgence, ito yung araw kung saan iaangat namin ng konti ang kanyang carb intake. Kung dati, napakababa ng carb intake niya, or on most days, napakababa ng carb intake niya dahil eggs, meat, fish, seafood lang naman yung kinakain niya palagi. Pagdating sa araw na siya ay mayroong planned indulgence, pwede niyang kumain or kumakain siya ng up to 100 na grams ng carbohydrates. Pero halos hindi naman umaabot sa ganun, I guess. Kasi kapag nasa handaan, ganun pa rin, focus pa rin sa pagkain ng meat. Kasi diba bawat handaan naman, palaging merong inihaw na kung ano-anong inihaw. So yun pa rin yung inuuna niyang kainin. Kung gusto niyang tumikim ng pancit or kumain ng pancit, kumain ng spaghetti, kumakain pa rin naman siya. Pero yun nga lang, limited, very limited na lang. Unlike before na isang buong plato ng pancit or ng spaghetti yung kinakain niya.
kung doon sa mga araw or regular, normal days na nutrient-dense meals yung kinakain niya, wala siyang limit, one to sawa hanggang mabusog. Dito sa mga araw na planned indulgence yung ginagawa niya, palaging may limit kasi syempre ayaw naman nating abusuhin ang ating katawan. And also, iba kasi talaga yung pakiramdam kapag ikaw ay naka-low carb, kapag healthy yung kinakain mo. Tapos bigla kang kakain ng unhealthy na pagkain, sugary na pagkain, high carb na pagkain, nakakaantok yon, nakakahilo yon. Kaya kahit siya mismo ayaw na niya. Hindi nga siya kumakain ng mga instant noodles, pancit canton, kasi one time napakain siya. Kasi nag-crave lang kami, meron kaming napanood na mukbang video, so nag-try kami, tapos parehas kami na sumakit yung chan namin, tapos nag-LBM kami the following day. So wag mula nun, ayaw na niya, hindi na daw siya kakain ulit nun. Isa sa mga rules, kapag nasa handaan, ang ginagawa lang namin is kapag kakain ng dessert, kung gusto namin na kumain ng dessert, hindi na kami iinom ng sugary drink. For example, yung drink is meron silang juice, meron silang iced tea, meron silang soft drinks. Since kumain na kami ng dessert, magtutubig na lang kami. Having said that, dahil si husband ay mayroong planned indulgence at ayaw namin na bumalik siya dun sa condition na siya ay pre-diabetic at ayaw namin na mag-progress yun into diabetes, kapag nandoon kami sa araw na siya ay may planned or kami ay mayroong planned indulgence, kinukuha muna namin ang aming sugar level. Tapos after nun, after na mga kain-kain, ganyan, monitor-monitor ulit. So the following day, sisiguraduhin namin na babalik na ulit sa normal ang aming sugar level. And tip number 5 or rule number 5 is no weighing scale. Wala talaga kaming pakialam sa kung ano yung weight niya before at saka kung ano yung weight niya ngayon. Kasi hindi naman si weighing scale yung magre-reflect ng progress ng iyong katawan. Kasi ang nangyayari, masyado tayong nagiging focus sa kung gaano na ba kababa or kalaki yung ibinawas ng weight ko magmula nung last week na nag-start ako na mag-low carb or palitan yung aking way of eating. Pero itong si weighing scale, ipapakita niya lang kung ano yung mismong timbang mo. Posible na hindi magbabago yung weight mo kasi yung muscle mo naman ay na-develop, kaya bumigat ka pa. Tapos posible rin na kakaunti lang yung nabawas kasi nga bumigat ka dahil sa muscles, pero yung fat mo naman lumiit. Kaya ang katawan mo ngayon, kasya ka na sa medium na t-shirt kumpara dati na double XL. Pero kung tatanungin mo si weighing scale, ang sasabihin lang sa'yo ni weighing scale, 2 pounds lang yung nabawas sa'yo eh. Posible rin naman na in 1 week, nakabawas ka ng 2 to 3 up to 4 kg, pero water weight lang naman talaga yon. So, hindi pa talaga nababawasan si fats. Kaya pagdating sa progress, hindi talaga si weighing scale yung kinoconsult namin. Wala talaga kaming pakialam pagdating sa pag-lose ng weight. Mas focus kami sa kung ano yung nararamdaman niya. Yun lang naman talaga yung 5 tips and 5 rules na consistently ay sinusunod namin. Ito rin yung 5 rules kung bakit nagawa namin sustainably si low carb. And kung bakit na maintain ang weight ni husband from pagiging obese to normal na kahit na hindi siya talaga nag-exercise. If you want to learn more about low-carb nutrition, kung ano yung mga do's and don'ts, kung ano yung mga dapat kainin at hindi dapat kainin, meron akong mga videos na ginawa kung saan ini-explain ko lahat ng mga iyon. Pero kung ikaw ay beginner, clueless pa, hindi alam kung saan magsisimula, eto po ang ebook na isa-suggest ko para sa iyo. 2 parts ang ebook na ito. Yung first part, yun yung mga do's and don'ts pagdating sa pag-low carb. Tapos, ituturo ko rin dyan or itinuro ko din dyan kung ano ba yung dapat na strategy or steps na gagawin mo sa first week ng pag-low carb plus meal plan, second week ng iyong pag-low carb plus meal plan, third and fourth week. Tapos yung second part naman ay para, hindi lang para sa mga beginners, para rin ito sa mga nag-low carb na pero sawa na sa mga typical na low carb meals na niluluto nila. Kasi mga low carb recipes naman yan na madali lang namang sundin. If you're interested, ilalagay ko yung link sa ibaba sa description nitong video na ito. Thank you so much for watching and have a good day! Bye-bye!